Magandang araw mga kayanita! Narito po ang part 4 ng ating kwento na pinamagatang Mistaken Identity. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video at pakiclick na rin po ng subscribe button. Ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Kinabukasan, nakatanggap siya ng isang pumpon ng rosas mula kay Jeffrey. Dinala iyon sa silidang nurse na tumanggap ng delivery. Kinuha iyon ni Alan at itinambak sa isang sulok ng silid. Bakit naman di yan? Nagtatakang tanong ni Althea. Wala nang pwesto sa side table. Dito na lang, sabi ni Alan. Napakalaki pa ng libreng space sa mesa. Pero nanahimik na lamang siya. Tutal, pakiramdam niya ay hindi pa rin siya mapapasigla ng kahit 1,000 rosas. Pero nang sumulpot sa pinto ang dalawa niyang assistant pagkatapos ng tanghalian, hindi niya naiwasang matuwa. Agad na nagkwento sina Len at Margie ng mga pangyayari sa opisina. Partikular ang mga developments sa kasong hinahawakan ngayon ni Jeffrey. Sabi nga ni Sir, kung naroroon ka raw, mabilis na yung matatapos ang kaso ni Engineer Makatangay. Siya pa kasi ang personal na nagre-research ng mga data eh, sabi ni Lenny. Kanina nga, uungol-ungol habang naghahanap ng files na itinago niya kahapon. Kung hindi pumasok sa office niya si Margie at naghanap para sa kanya, hindi makikita iyong files. Napatungan lang pala ng mga dyaryong iniskan niya bago siya nag-start ng trabaho. At ang init-init lagi ng ulo, dugtong ni Margie. Sana ma'am, magpagaling ka na agad para makabalik ka na sa trabaho para lumamig na ulit ang ulo ni sir, sabi ni Margie. Ewan kung bakit nayamot yata si Alan. Bigla na lamang itong lumabas at padabog na isinara ang pinto. Naku, may nasabi ba akong masama? Namimilog ang mga matang tanong ni Margie. Baka nagselos, natatawang pakli ni Lenny. Kasi naman, sa huling binanggit mo, ay parang napaka-close na ma'am at sir. Close talaga, pero working relationship ang tinutukoy ko. Si sir at si ma'am Althea, pwede ba? Lalong namilog ang mga mata ni Margie. Natawa naman si Althea. May panahong naisip niya na maaari siyang ma-attract kay Jeffrey. Pero nang matuklasan niya ang sobra nitong pagkapalikero, na turn off siya dito. Isa pa, wala silang chemistry. Click lang silang magka-partner sa trabaho. Sa isang bagay lang yata loyal si Attorney Jeffrey Garcia. At iyon ay sa profession nito bilang batikang abogado. Napabuntong hininga siya. Girls, kaibigan ko lang si Alan at naririto siya para tulungan ako, sabi ni Althea. Eh bakit ho niya ibinagsak ang pinto? Wala namang hangin dito para maitulak ayun ano? Imposible namang ibinagsak ng pinto ang sarili niya. Namimiloso pong sabi ni Lenny. Bakit ma'am? Hindi naman siya mukhang gay tulad doong kakambal niya. Sayang naman kung sakali, pakli pa ni Margie. Mas gwapo pa siya kaysa kay Mr. Alvin. At saka, bagay na bagay kayo ma'am, sabi ni Lenny. Natawa siya pero hilaw. Paano naman mas magiging gwapo si Alan? Gayong magkamukha sila ni Alvin. Napapatawa pa rin sabi ni Althea. Hi, kapag tumitig siya ma'am, pakiramdam ko, tagos hanggang kaluluwa, sagot agad ni Lenny. Bulag kayo kung hindi ninyo napapansin na ang sexy-sexy ng mga mata ni Mr. Alan.
may nakakatuwang tunog sa boses ni Lenny. Parang kumakantang wala sa tono, kasabay ng pamimilipit nito at pagtirik ng mga mata sa puting kisame. And the obvious fact na mas macho siya at lalaking lalaki, ma'am, sabi ulit ni Lenny. Nasasabi mo lang yan dahil alam mong gay si Alvin, sabi naman ni Althea. Ay hindi ah, ma'am. Kahit inakala kong lalaki talaga si Mr. Alvin, hindi naging ganito ang effect ng first meeting namin, sabi naman ni Lenny. Kinikilabutan ako sa iyo, Lenny, ansyo ni Margie sa kasama. Nakaka-inlove naman kasi siya. Akin na lang siya, ma'am. Sige na, pangungulit ni Lenny. Natatawang pinalis niya ang kamay nito. Ano ka ba? He's not mine to give, Lenny, sabi ni Althea. Oh, kunwari pa raw. Siguro, boyfriend niyo siya talaga. Pero hindi ninyo lang inaamin. Magtsatsaga ba yung magbantay rito kung wala kayong relasyon? Sabi na naman ni Lenny. Uy, si ma'am, ayaw pang umamin. Para namang hindi namin napapansin na hindi ka interesado sa guy kapag nasa office ka. Yun pala, may itinatago na, sabi ni Lenny. Napailing naman si Margie. Ayaw pa raw ibigay. Kunwari, hindi kanya. Sige ka, ma'am. Kapag nagkaroon ulit ng pagkakataon, isisidus ko ang boyfriend mo, sabi ulit ni Lenny. And what makes you think napapatulan ka ni Alan? Nasambit ni Althea nang hindi na nag-isip. Nagkatinginan sina Lenny at Margie. Nagkindatan at nag-high five. Nang humarap sa kanyang dalawa, ay sabay na nag-chorus ang mga ito. Selos! Ha ha ha! Tawa naman nina Lenny at Margie. Nag-enjoy siya sa pagdalaw nina Lenny at Margie. Kahit siya pa ang naging tampok sa tudyuhan. Pero nang makaalis na ang mga ito, mas tumindi ang depresyon niya. Dahilan, para lalo siyang maging aburido nang magbalik sa kwarto si Alan. That was pretty unethical of you. Hindi bagay sa'yo ang nagdadabog, sumbat ni Althea sa lalaki. Kumunot ang noon nito. Ayoko lang makaistorbo. Enjoy na enjoy ka pa naman sa pakikipagkwentuhan tungkol sa boss mo, sabi ni Alan. Nagsalubong agad ang kilay niya. Hindi mo kinakailangang ibagsak ang pinto sa pagsasara. Tuloy, iniisip ng dalawa na nagsiselos ka. Akala nila, boyfriend kita. Baka ikwento nila kay Jeffrey. Isipin pa niya na wala akong intensyong bumalik sa trabaho. Importante sa akin ang trabahong iyon, Alan. Iyon lang ang nag-iisang dahilan kung bakit gusto kong makalakad muli. Ang karir ko lang, sabi ni Althea. That's absurd, komento nito. Hindi matanggap ang sinabi niya. Paano ang inay mo? Gusto niyang makalakad ka rin, sabi ni Alan. Umiling siya. Tatanggapin ako ni inay, kahit malumpo akong tuluyan. Ganoon niya ako kamahal. Pero sa trabaho ko, doon ko lang nararamdamang may puwang ako. May silbi ako dahil sa sarili kong talino at tiyaga. Malaki na ang hirap ko at hindi ko gustong mawala ang lahat dahil baldado na ako. Mahabang paliwanag ni Althea. Paano si Alvin? Sabi ni Alan. Ilang sandali niyang pinagtakhan ang tanong bago niya naalaal ang boyfriend niya pa nga pala si Alvin sa pagkakaalam nito. Oo nga pala, at saka si Alvin, sabi ni Althea. Mapanuri ang titig nito sa kanya, kaya umiwas siya ng tingin dito. You're not happy with my brother, right? Tanong ni Alan. Nagulat siya. Bakit mo naman naisip yan? Sabi ni Althea. You seldom speak of him. Ni hindi mo pinagtatakan na hindi siya dumadalaw rito, sabi ulit ni Alan. Papaanong dadalaw iyon? E busy sa guy friend niya. Sagot naman ang isip ni Althea. Masyado siyang abala sa farm. At hindi ko na siya gustong istorbohin.
sabi niya sa halip. Hindi ko gustong maging pabigat sa boy kay Alvin, sabi ni Althea. Naging pagkakamali ang pagkakabulol niya. Agad iyong sinunggaban ni Alan. See? Kahit sa sarili mo, nag-doubt ka. Noong dumating ako, hindi ko maintindihan kung bakit hindi pa kayo kasal gayong matagal na kayong magnobyo. Isa pa, paano natatagalan ng gunggong na yon ang setup ninyo? Malayo ang San Clemente sa Maynila. Kung ako lang siya, putol na sabi ni Alan. Hinintay niya ang kasunod niyon, pero nagpatuloy lang ito sa haka-haka. O baka naman, you're in love with your boss, kay Attorney Jeffrey Garcia. Kaya ba natatakot kang mawala ng trabaho? Dahil ayaw mong malayo sa kanya? Humihingal na sabi nito. Don't you realize na niloloko mo na si Alvin? Anong klase kang nobya? Iba naman pala ang gusto mo. Tuloy-tuloy na sabi nito. Napapikit siya ng mariin. Paano siya napasok sa ganito kagulo? Mabuti pang makipagkalas ka na sa kanya. You're pining for another man at nasasaktan ako para sa kapatid ko. Patuloy pa rin sabi ni Alan. Matalim niya itong tinitigan. Enough was enough. Wala kang karapatang sabihin sa akin iyan. Wala kang karapatan na insultuhin ako. For your information, hindi ko naman tala, putol ulit ni Althea. Alvin's my brother, Althea. My brother. I'll do whatever I think is right if it concerns him, sabi ng binata. Napatitig siya rito. Wala nang maisip na sabihin. Naku, Alvin, ikaw ang may kasalanan kung bakit ako napasok sa ganitong sitwasyon. Kapag nakita tayong bakla ka, gigil na sabi sa isip ni Althea. Sabi mo nga, i-break ko na lang si Alvin. Intention talaga niyang i-break ang neck ng baklita kapag nakita niya ito. I'll think about it. Whether I do it or not, is still my decision to make, sabi ni Althea. Then, you better do it fast. Si Jeffrey o ang kapatid ko, Althea. You can only choose one man in this life, sabi ulit ni Alan. Sarcastic kasi ang natawa. One man? One man? Gayong bakla si Alvin. At malamig pa sa yelo ang romansa kung sila naman ni Jeffrey. Hindi ba nalalaman ni Alan kung gaano siya kamalas pagdating sa lalaki? Sabi ng isip ni Althea. Hayaan mo, pag-iisipan ko iyang mabuti, sabi nito. Tuloy ay hindi niya napansin ang mga emosyong nagdaan sa mukha ng kababata habang nakatitig ito sa likod niya o ang pagmamartya nitong palabas ng silid matapos ikuyom ang mga kamao. Na parabang hinahabol ito ng isang libot isang multo. Pagkaraan ng isang linggo, ay si Jeffrey naman ang dumalaw sa kanya. Nakaupo na siya sa kama nang hindi inaalalayan ni Alan. Nakakast pa rin ang kanyang paa. Nagbabasa siya ng libro nang may kumatok sa pinto. At nang buksan iyon ni Alan, ay bumungad sa kanila ang nakangiti at gwapong mukha ni Jeffrey. Matangkad si Jeffrey. Hindi nga ito 6-footer na tulad ni Alan, ngunit gwapo rin naman with his corporate look. Maayos at stylishly cut ang buhok. Naka-business suit. May hawak na cellphone. Laging may bahagyang ngiti sa mga labi na parang may alam itong sikreto ang hindi nalalaman ng karamihan. Jeffrey! Dinagdagan niya ang saya sa tawag at sa ngiti para matabunan ang pagdidilim ng mukha ni Alan. Bumaling sa kanya ang masamang tingin ng kababata. Iningusan niya ito bago inabot ang bulaklak na dala ni Jeffrey at tinanggap ang halik nito sa kanyang noo. How are you? I'm sorry. Ngayon lang ako naparito. Pagkatapos ng huling gabing nagbantay ako. I've been juggling my time between the case and Merle. And frankly, since she left,
I have never been this confused in my entire life, sabi ni Jeffrey. Si Merly, ang current girlfriend nitong modelo, na mukhang pinaka-possessive sa lahat. Tumingin siya kay Alan na nakatayo sa likuran ng bagong dating. Nakataas ang isang kilay nito at alam niya kung ano ang naglalaro sa isip nito. Naghahangad siya ng atensyon ng isang lalaking may iba na. Ibinalik niya ang tingin sa employer. Salamat sa pagtawag mo sa San Clemente, Jeffrey, sabi ni Althea. Nagkibit balikat ito. It's the least I could do. Nang malaman kong may magbabantay na sayo, nakahinga ako ng maluwag, sweetheart. How can you be so friendless in Manila? Kung i-dispense ni Jeffrey ang mga salitang sweetheart, honey, baby or love, para lang iyong carbon dioxide na itinatapon ng mga baga nito. Well, I certainly am not that friendless. Hindi niya kailangang sumilyap kay Alan para makita ang reaksyon nito. I want you to meet a friend, si Alan. Alan, this is my boss, Attorney Jeffrey Garcia. Pagkapakilala ni Althea sa dalawang lalaki. Rumihistro ang pagkalito sa mukha ni Jeffrey nang humarap ito kay Alan. I've met him, I think, sabi ni Jeffrey. Inialok nito ang kanang kamay na tinanggap naman ni Alan. You're talking about my twin brother Alvin. He's also Althea's boyfriend. By the way, ako si Alan. Nice to meet you, Jeffrey. Nice to meet you too. Nalilito itong humarap sa kanya. Nagtatanong ang mga mata. I thought Alvin's gay, puto ni Jeffrey. These are beautiful, Jeffrey. Agaw niya sa sasabihin nito habang tinitingnan ang mga mapupulang rosas na hawak. At ang bango, sabi ni Althea. Lumuwang ang ngiti sa mukha ng binata. Bibihirang babae ang hindi tinatabla ng ganda ng mga rosas, sabi ni Jeffrey. Rosas lang yan. My brother is willing to put up a flower garden for her, if you say so, sabi ni Alan. Pinandilata niya ng mga mata si Alan na mayabang pang pumorma sa pinto. Malakip-kip pa ito at sumandal sa dingding habang nakikipagtagisan ng tingin sa kanya. Nalilitong nagpalipat-lipat ang tingin ang employer niya sa kanila. I came at a bad time, ah. Mahinang tanong nito kay Althea. No, sagot ng dalaga na nakikipagtitigan pa rin kay Alan. Alan needs to go out to have some coffee, perhaps sa kantina. Right, Alan? Sabi ni Althea. I could use some company. Walang gatol na sagot ni Alan. Handa na niyang ibato rito ang unan. O mas maganda, ang simento sa paa niya. I'll be down in 20 minutes. Sa wakas, ay pinagbigyan siya ni Alan. Babalik ako agad, sabi ng binata. Nang makaalis si Alan, napapatawang nagkatinginan sina Jeffrey at Althea. Hanggang kailan kaya maiitago ni Althea kay Alan ang lihim na pagkatao ng kakambal nito? Ano kaya ang magiging reaksyon nito kapag nalaman ang totoo tungkol kay Alvin? Sundan po natin sa kasunod pang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po and God bless everyone!